Sa bagong bahay namin noon ay maraming nagaganap na kababalagan. Kahit yung mga kabaryo namin ay pinaranas. Nasa 18 taong gulang ako nung nakapundar noon ang bahay si nanay at tatay. At sa loob ng 18 taon, kami ay naninirahan sa bahay ng aking lolo at lola. Nagbunga yung pagsisikap nila. Meron po silang negosyo at ito yung bumuhay sa amin. Ako lang din ang nag-iisang anak. 20 anyos yung nanay ko nung ipinanganak niya ako at 25 naman si tatay. Maraming hindi naniniwala noon sa kanilang negosyo na kesyo hindi daw aasenso. Pero nung tumungtong ako ng 18, dito pa mas nakilala si nanay at tatay. Nagkaroon po kami ng piggery, meron ding manukan at isang malaking tiyangge sa bayan. Dito na nakabili ng sariling lupain yung mga magulang ko at nakapagpatayo ng medyo malaking bahay. Hindi naman malayo yung bahay namin sa bahay nila lolo at lola. Mga isang baryo lang naman ang pagitan. Nagsimula ang mga kababalagan magmula nung natapos na talaga ang bahay namin. May mga kabaryo kami na nagsasabi na tuwing gabi daw, bakit gising pa kami? Pero kung kami naman ang tatanungin, alas 7 o alas 8 pa lang ay tulog na kami. May isang pagkakataon na bumili ako sa isang tiyangge sa baryo. Yung nanay at tatay ko ay abala sa kanilang mga negosyo. Ako lang yung naiiwan sa bahay sa tuwing bakasyon. Ako yung gumagawa ng mga gawaing bahay, naglilinis at nagluluto ng mga pagkain. At tuwing may pasok naman, doon tumitira yung pinsan ko na noon ay pinapaaral ni nanay at tatay. Sa pagdating ko sa tiyangge, tinanong ako ng mga tambay doon na kapitbahay din namin kung bakit daw tuwing gabi ay gising pa kami, lalo na tuwing madaling araw. Sagot ko naman, alas 7 o alas 8 pa lang ay tulog na kami. Walang gising sa amin sa mga ganitong oras. Pero sabi naman ng isa, sa tuwing mapapadaan daw ito sa bahay, nakabukas daw ang bintana sa ikalawang palapag. Tapos may nakikita daw siyang mga tao sa loob ng bintana na parang nag-uusap. Ito yung unang pagkakataon na sinabihan nila ako tungkol sa ganito at wala pa po kaming karanasan nung time na yon. Iisa-isahin ko sa inyo ang lahat ng karanasan namin at dito tayo magsisimula. Sabi pa niya, kumakaway pa ito sa tuwing mapapadaan sa harap ng bahay namin kasi yung akala niya, yung nanay at tatay ko ang nasa bintana. Hindi man niya maaninag kung sila nga talaga, pero kumakaway daw ito kasi ang pumapasok sa isip niya, sila yon. Hindi na ako nagdahilan pa kasi tatanungin ko muna si nanay at tatay. Baka totoo ngang nagigising sila tuwing madaling araw. Baka meron silang bisita na tulog ako. Kaya nung sumapit ang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, ay tinanong ko ang mga magulang ko. Pero ang sagot nila, magmula nung tumira kami doon, ni hindi sila nagigising tuwing madaling araw. Dagdagan pa daw, napagod sila sa pag-aasikaso sa mga negosyo. At sabi ng tatay ko, huwag ko daw pansinin yung mga sinasabi ng iba patungkol sa bahay namin. Baka daw tinatakot lang nila ako o baka naiinggit daw sila kasi sa buong baryo, hindi naman sa pagmamayabang, kami yung may pinakamalaking bahay nung time na to. At saka marami talagang naiinggit kay tatay kahit na mabait na tao naman ito. Maraming nayayabangan sa kanya. Pero yun nga lang, hindi nila ito kilala ng personal kaya madaling magsabi ng ganun. Hindi naman niya hiniling lang ang mga grasya na dumadating sa amin.
pinagpaguran nila ang mga ito. Balik na po tayo sa kwento. Makalipas ang 2 linggo, naglalakad ako noon palabas ng baryo kasi bibili ako ng mga gulay. Magluluto ako ng ulam para sa hapunan. At nung bumibili na ako, nakausap ko itong ali na kapitbahay din namin. Nasa tapat lang po ng bahay namin yung bahay niya, pero medyo malayo ng kaunti. Nagtanong ito kung nasaan ako kaninang tanghali. At sabi ko, nasa loob ng bahay at meron akong ginagawa nung time na yon. Hanggang sa nagsabi ito, "Ang ganda pala ng jowa mo, no? Di pa karwahe pa nung dumating sa bahay nyo." Sabi niya na ikinagulat ko. "Ha? Wala pa po akong jowa, mana. At wala po kaming karwahe." Sagot ko noon sa kanya. Nagtataka naman ito sa sinabi ko at natigilan sa kanyang ginagawa. Hanggang sa nagsabi ito na baka totoo nga ang mga kwento tungkol sa bahay namin, sa mga nagpapakita o mga nagpaparamdam. Dito na niya kinuwento sa akin yung mga nakikita ng ilang kabaryo namin sa tuwing mapapadaan sa tapat ng bahay. Unti-unti na akong naniniwala sa kanila, pero ni isang beses ay hindi pa kami nakaranas ng kababalagan sa bahay namin nung time na to. Pero dumating na itong panahon na ako mismo ay nakaranas na ng kababalagan. Isang madaling araw, napanaginipan ko itong isang magandang babae. Umupo daw ito sa kama ko at hinimas-himas niya ang aking buhok. Sa tingin ko, magkasing edad kami kasi medyo bata pa yung itsura niya. Kaso yung napapansin ko ay wala itong parang kanal sa ibabaw ng kanyang bibig. Sinabihan niya ako na sumama sa kanya at bumangon daw ako mula sa pagkakahiga. Pero alam ko sa sarili ko na nananaginip ako. Kakaibang karanasan po ito. Sumunod daw ako sa kanya at sa paglabas ko sa kwarto, laking gulat ko na parang nag-iba ang kulay ng dingding ng sala namin. Naging kulay ginto at yung sahig ay kulay puti. Napakaganda ng paligid, napakaaliwalas at kumikintabang sahig. Tapos mabango pa ang naaamoy ko. Sinabihan ako ng babae na umupo sa pagkainan. Kaya naman umupo ako at merong nakahandang mga pagkain. Ang babango na parang catering. Wala siyang ibang kasama sa loob ng bahay kundi ako lang. Nakakabighani ang ganda niya na parang malaartista. Kumuha daw ako ng kanin pero parang may halong kulay itim. Kakain na sana ako pero naramdaman ko na unti-unting namamanhid ang aking mga pisngi. Medyo mahapdi at nanlalamig ang aking katawan. Hanggang sa nagising ako sa likod ng bahay namin at nasa harap ko na si nanay at tatay. Nakatikim pa ako ng isa pang malakas na sampal galing kay tatay. Sinasampal pala niya ako para magising. At nung bumalik na ang ulirat ko, nagtataka ako kung bakit nandoon na ako sa likod ng bahay. Nakatapat ako sa halaman o puno na tinatawag naming agho. Sabi ng tatay ko, nagtataka daw ito kung bakit merong nagsasalita sa likod ng bahay. Kaya bumangon daw ito at tumingin sa bintana. Nung nakita daw niya ako na parang merong kinakausap, kaagad niyang ginising si nanay. Nadatnan daw nila ako na nakapikit sa likod ng bahay. Parang nananaginip daw. Nakakakilabot daw yung pinapakita ko. Parang totoo na meron daw akong kausap. Pagkatapos nun ay pumasok kami sa loob ng bahay. Unti-unti ring tumataas ang temperatura ng aking katawan. At kinabukasan, nilagnat po ako
Pinatignan nila ako sa isang manggagamot kasi sabi nila, kakaiba ang nangyari sa akin. Hindi pa daw nasabi ni nanay at tatay ang tungkol sa nangyari. Nagsabi na itong manggagamot na merong nakatira sa bahay namin na hindi namin nakikita. Lalong-lalo na sa likod ng bahay. May dinasal po siya at parang hinilot niya ako. Kinuwento ko sa kanya ang tungkol sa panaginip ko. Sabi niya, kung kinain ko daw yung kanin, baka daw binangungot na ako at mabubuhay ako sa mundo ng mga engkanto. Kinahapunan ay nawala lang din naman ang lagnat ko at dito ko sinabi kina nanay at tatay na baka totoo nga ang mga kwento-kwento sa bahay namin. May mga karanasan pa rin po kami kahit magpahanggang ngayon pero hindi na naulit pa yung napanaginipan kong iyon. May mga kabaryo pa rin kami na nagsasabi na meron silang nakikita sa bahay pero hindi naman madalas. Maraming salamat sa pagbasa ng kwento.